Hi, this is Julieta Yang Orfiano. Welcome to my video. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa dalawang paraan kung paano magtagumpay sa buhay at negosyo. Kung first time ka sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe para ma-notify kita pag may bago akong video. Meron ka bang mga goals na gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Whether it is financial goal, a fitness goal, or kahit anong goal na gusto mong abutin, ang tanong, ano ang dapat mong gawin para maabot mo yung goals na yun? Hi, my name is Julieta Yang Orfiano. Welcome to my video. Yun yung pag-uusapan natin sa video ito. Kung ano yung dalawang paraan na kailangan mong gawin kung meron kang mga goal na gusto mong ma-achieve. Unang-una, kailangan mo munang mag-decide na meron kang sisimulan. Kailangan mo munang magkaroon ng desisyon na meron kang something na sisimulan. Tanungin kita, kapag nag-decide ka ba na simulan ng isang bagay, sa tingin mo ba makakahanap ka ng oras para gawin yon? Halimbawa yung magsimula ng negosyo, o kaya naman matuto ng bagong skill. Kapag totoong nag-decide ka, nararapat lang ba na makahanap ka ng oras para ilaan dun sa sisimulan mo? So, pag hindi ka makahanap ng oras para simula ng isang bagay, ibig sabihin, di ka pa nakakapag-decide, di ka pa desidido. Yung intention mo ay hindi pa 100% nandun. Wala ka pang complete intention. Imagine, let's say, ang gusto mong gawin ay mag-drive papunta sa Tagaytay. Gusto mong pumunta ng Tagaytay, kaso nga lang, ang ginawa mo, binuksan mo yung pintuan ng sasakyan. Tapos, sumakay ka dun sa upuan ng sasakyan. Tapos, inisip mo, Tagaytay, Tagaytay, Tagaytay. Tapos, after an hour, inisip mo ulit, Tagaytay, Tagaytay, Tagaytay. Makakarating ka ba sa Tagaytay? Of course not. Kailangan mong mag-decide, syempre, na pupunta ka dun. And then, kailangan mong gawin. Kailangan mong tapakan yung silinyador. Kailangan mong i-start yung sasakyan. Kailangan mong imaneho yung sasakyan papunta doon. And, ang nakakalungkot, maraming tao ang gustong magsimula ng something. Marami silang gustong gawin sa buhay nila. Magsimula ng business, magsimula ng bagong career, magsimulang abutin yung mga pangarap nila. Pero, hindi nila mai-commit yung sarili nila at hindi nila maibigay ang full intention para gawin ang proseso na kinakailangan para matupad yung kagustuhan nila. Naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay may proseso? Para makatapos ng college, kinakailangan ng proseso. Mag-apply ka ng driver's license, mayroong proseso. Magkaroon ng anak, mayroong proseso. Tama ba? Lahat ng bagay may proseso. Kapag hindi ka willing gawin yung proseso, hindi mo makukuha yung gusto mo. Let's say, for example, imagine, isa kang magsasaka at meron kang malawak na lupain. Ang goal mo, magkaroon ng maraming prutas na mangga. Tapos, ang ginawa mo, upupo ka dun sa lupain mo, nag-isip ka ng mangga. Mangga, mangga, mangga. Magkakaroon ka ba ng mangga? Matutupad ba yung kagustuhan mo kung ang focus mo lang ay yung bunga ng mangga? Kung dun ka lang nakafocus sa bunga, dun lang sa end goal, dun lang sa result na gusto mong makuha, mangyayari ba yung kagustuhan mo? Hindi. Let's say, balikan natin yung magsasaka. Marami siya kailangang gawin at merong mga proseso na kakailanganin siguraduhin magawa. At mayroong mga proseso na kakailanganin masigurong masunod at kailangan niyang bungkalin, araruhin yung lupa, taniman ng buto, diligan, kailangan niyang lagyan ng pataba. Kapag sinigurado mong mangyayari, yung proseso na yun, dun ka lang magkakaroon ng bunga. The next step ay commit, enjoy the process. Kapag in-enjoy mo at kapag nag-commit ka dun sa proseso na yun, doon ka lang magkakaroon ng bunga. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung pinabayaan mo yung kahit isa sa proseso na yon? Let's say, pinabayaan mo hindi mo diligan yung halaman. O kaya naman,
hindi mo sinigurado na protektado yung mga halaman. O kaya naman, pinabayaan mong nasisinagan ng araw yung pananim. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi magbubunga yung halaman. Hindi mangyayari yung kagustuhan mo. Hindi mangyayari yung goal mo. Ganun din sa ginagawa natin sa business natin. Ang problema sa maraming tao, gustong maging successful, pero hindi committed. Hindi sila makapag-decide na sumunod sa simpleng proseso. Simpleng proseso di makayang sundan. Pangalawang problema ay dun sa goal. Masyadong nakafocus sa end result. Pag dun ka lang nakafocus sa end goal, maiinip ka. Dun ka mawawala ng gana. Madedemotivate ka. Pag masyado kang nakafocus dun sa end goal, dun sa result mo, di ba? Tanungin kita, yung resulta ba ay maituturing na resulta lang nung action at proseso na ginawa mo? Katulad ng ginawa nung magsasaka, yung bunga na aanihin niya, yung result ng action at proseso na ginawa niya. Kung hindi niya sinunod yung proseso, wala siyang bungang aanihin. And again, kapag hindi ka nag-commit at hindi ka nag-decide, magiging committed na gawin yung proseso na kailangan para makuha yung result mo. Pag masyado kang na-in-love, pag masyado kang nakafocus sa end result, makakalimutan mo na kailangan gawin yung proseso. So, para makuha mo yung result na gusto mo. Maraming tao, maraming negosyante, maraming entrepreneur, ganun, nahuhulog sa ganung trap. Kasi, nakafocus lang sila dun sa end goal, dun sa success, dun sa magiging milyonaryo na sila, dun sa magkakaroon na sila ng magandang buhay. And kapag nakafocus ka lang dun sa end goal mo, mangyayari kasi yung mga goal natin, reminder yan. Kapag yung focus mo, yung attention mo, laging nandun lang sa end goal mo, parang lagi mong mire-remind yung sarili mo na hindi mo pa nakukuha yung goal mo. Ito, tandaan mo itong mabuti. Kapag yung isipan mo ay laging nakafocus sa future, sa something na hindi mo pa nakukuha, sa something na hindi pa nangyayari dun sa future goal mo. Kapag dun ka lang nakafocus, kapag dun palagi nakatutok yung attention mo, kapag andun lang yung focus mo palagi, lagi mong ipinapaalala sa sarili mo na hindi mo pa naaabot yung mga goal mo. Lagi mong pinapaalala sa sarili mo na hindi ka pa successful. So, kapag ganun yung naiko-communicate mo sa sarili mo, ano sa tingin mo yung mangyayari? Mawawalan ka ng gana. Madedemotivate ka, di ba? I know marami kayong goal. Natural lang yan. Pero dapat, hindi ka lang doon nakafocus. After mo mag-set ng goal, kung meron kang goal, kalimutan mo muna yung saglit at mag-focus ka doon sa process na kinakailangan para makuha yung goal na yon. Because, at the end of the day, ano ba yung magbibigay sa'yo ng resulta? Di ba yung ginagawa mo? Yung proseso na kailangan mong gawin? Balik tayo doon sa magsasaka kanina. Sa tingin mo kung di siya mai-inlove doon sa ginagawa niya, kung di siya gigising kada araw na mag-e-enjoy, nagawin yung pagtatanim, mag-enjoy siya na diligan yung halaman, tingin mo kung ano yung mangyayari? Mabilis siyang magsasawa. Imagine na magsasaka ka tapos gigising ka araw-araw na sasabihin mo, ang tagal namang magkaroon ng bunga. Magdidilig na naman ako. Ang tagal namang magkaroon ng mangga. Magdidilig na naman ako. Nakakapagod. Magbubungkal na naman ako. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag ganun yung tumatakbo sa isipan mo? Magtutuloy-tuloy ka ba? Magkukwit ka ba? Diba magkukwit ka? Ang reason, kasi hindi mo natutunan kung paano gawin yung proseso na kinakailangan para makuha yung success mo. At hindi mo natutunang mahalin yung proseso na kailangan para matupad yung kagustuhan mo. Ano yung kailangan mong gawin? Una, mag-decide ka kung ano yung dapat mong gawin. Pangalawa, ma-inlove ka dun sa proseso. I hope may nakuha kang value sa topic natin ngayon.
don't forget to like, share at subscribe sa channel ko para ma-notify kita kapag may bago akong video. Thank you for watching my video. Once again, this is Julieta Yang Orfiano. See you on my next video.